Isa sa mga institusyong hindi nabibigyang pansin ay ang mga orphanages o bahay ampunan. Pinalad tayong magkaroon ng isang letter sender mula rito, kung kaya't alay namin sa kanilang lahat ang tampok nating kasaysayan ngayong gabi. Silipin natin ang maliit na mundo ng mga batang ulila sa hiram nilang tahanan, ang bahay ampunan. Dear Charo, ako po si Ana. Dito na ako lumaki at nagkaisip sa isang kilalang bahay ampunan. Hindi ko alam kung ano ang buhay sa labas ng mga bakurang ito, kaya't hindi ko masasabing miserable nga kami. Ang alam ko lang ay wala kaming matatawag na pamilya maliban sa isa't isa. Dito sa ampunang ito ko nakilala ang tatlong taong naging pinakamatali kong kaibigan. Bagong dating pa lamang sina Benny at Liza noon. Dito kahapon? Oo. Ako si Ana. Ikaw, anong pangalan mo? Benny. Kapatid mo siya? Anong pangalan mo? Lisa ang pangalan niya. Ilang taon ka na? Huwag mo na siyang tanungin. Baka lalo siyang umiyak. Lagi siyang ganyan eh. Pero ayaw niya nang sabihin kung bakit. Hindi prensa pala kami mo. Naglalaro tayo, sasali ka sa amin. Nang-iinis ka ba? Hindi. Ayokong maglaro. Sige, kwentuhan na lang tayo. Pwede, bumalik ka na lang doon. Sige, dito na lang ako. Samahan ko na lang kayo. Yan! First prize yan! Second prize! Thank you.
una? Nakita ko po, si Dodong ang kumuha ng bola. Siya pa pong unang nanuntok. Mga bata, mabuti pa pumasok na muna kayo sa loob. Doon kayo sa mess hall, magmerienda muna kayo. Kayo namang dalawa, ha? Away kayo ng away, naglalaro tayo. Dodong, humingi ka ng paumanhin kay Totoy. Dodong, hindi masamang humingi ng paumanhin lalo na kung ikaw ang may kasalanan. Sige, nakita mo, muntik na siyang masugatan at masaktan. Ba't ako hihingi ng paumanhin? Eh, hindi naman ako may kasalanan. Wala akong kasalanan. Dodong, alam mong may kasalanan ka. Humingi ka ng paumanhin kay Totoy. Sige na. Ayoko, ayoko. Dodong! Dodong! Ito, tingnan mo ito. Sige sa akin ito ni Sister Marina nung nakaraang Pasko. Oh. Yan o. Kunin natin ito. O, alam mo ito? Ice cream. Ice cream yan yung nasa apa. Nahihila ko. Yeah. Diba kung bakit nahihila yan? May gulong. Pag walang gulong, hindi nahihila yan. Okay. Ang sipit ng talangka. Talangka. Uy! Talangka! Tapos tinatawag kita, hindi mo ba ako naririnig? Hindi. Nilalakasan ko na nga eh. Talangka! Benny ang pangalan ko. Sige, Benning Talangka. Dodong ano ba? Ana, huwag kang makikialam, ha? Hindi ka naman inaano ni Benny, yan ang iinis ka lang. Ana, anong pakialam mo? Iusumbong kita kay Sister Marina. Di magsumbong ka. Sister Marina! O, Ana, ano yun? Kasi po si Dodong, tinutokso po si Benny, eh. Dodong, ano naman ang ginagawa mo, ha? Hindi ba dapat nandun ka sa kwarto at gumagawa ng assignment mo? Sige na, pumasok ka na doon at umpisahan mo na yung mga homeworks mo. Sige na. Gagawa na po. Alam ka. Sip-sip. Dodong! Sinusumbong kay Sister Marina. Sinasabi ko lang naman yung totoo nangyayari. Ikaw naman talaga may sumula ng away. Kahit na, ba't kailangan pa isumbong? Kawawa naman yung inaway mo at si Benny kung sila mapapagalitan. Hindi ka naman nila inaano, ah. Akala ko ba akong kaibigan mo? Bakit iba ang kinakamihan mo? Dodong, kung ikaw nga ang kaibigan ko, kung ikaw ang mali, hindi kita kakampihan. Ah, ganun. Aray! Dodong, huwag ka makikisama rin ito, talang ka. Eh, hindi naman tama yung ginagawa mo eh. Ba't kakasa ka? Oo. Oh. Andali, andali, tama na. Sana ba kakasa ka? Oo, oh, tama na. Yan ba? Yan ang pinagmamalaki mo? Pagpuhuli ko pa kayo sa'yo. Sana ba? Salamat ka, talang ka. Malamig na ulo ko ngayon. Kuha pa tayo kay Tia Piping. Tapos, dito lang pala tayo dadalhin. Ewan ko kung bakit.
Pero alam ko, susunduin tayo Tio Piping. Sigurado ko. Ayoko. Ayoko na kina Tio Piping. Galit ka sa kanya, no? Kasi lagi ka niya pinapagalitan. Hindi ka naman pinapagalitan kung wala kang kasalanan eh. Tsaka ang sarap nga ng buhay natin dun eh. Wala siyang asawa. Parang tunay na anak na rin ang tingin niya sa atin. Ah, basta. Ayokong bumalik ka ng Tio Piping. Ayoko rin tumira dito. Eh, ayaw ko rin dun. Kaya nga babalik tayo dun eh. Ayoko dun eh. Madalas mangyari sa kanya yan. Ayaw nga kasi hindi sinabi ng Tio Piping na uminom ng tubig bago matulog. Asan nga pala Tio Piping ninyo? Ah, nasa Pangasinan siya. Doon kami nakatira. Paano kayo napunta dito? Dinala kami ng isang tiyahe namin dito. Ewan ko. Magulo eh. Ikaw pa, paano ko napunta dito? Ah, dito na ako lumaki at nagkaisip. Sabi ni Sister Marina, nung baby pa raw ako, nakita nila ako sa labas ng gate nila. Eh, hindi mo kilala ang nanay at tatay mo? Hindi. Kayo, kilala niyo nanay at tatay niyo? Oo, wala pang 4 na taon. Nang mamatay sila. Ang itay, naaksidente. Namatay kagad. Ang inay naman, halos 1 linggo sa ospital. Teka nga muna pala. Eh, hindi mo alam pangalan ng nanay at tatay mo? Hindi. Hindi ko nga sila... din sa atin, ano? Bakit? May uuyan naman tayo, ha? Siguradong susunod tayo, Tio Piping. Gusto ko, pag may mag-ampun sa atin, mayaman. Parang ganyan, no? Para makabili tayo ng magagarang laruan. Lisa, hindi tayo magpapa-ampun. Babalik tayo sa atin. Ay, basta ako. Gusto ko na rito. Ayoko nang umalis pa. Benny, alika yun. Alika. Kanina ko pa kayo iniintay.
magkaupo kayo dito. Liza, kaya kita pinatawag dahil gusto kong itanong sa'yo. Baka may gusto ka sa akin sabihin o kaya ikwento. Wala po, sister. May problema ka ba? O kinakatakutan? Baka naman may kaaway ka dito. Yung mga panaghinip mo sa gabi, baka naman pwede namin malaman ng Kuya Benny mo. Baka pwede mong ikwento. Hindi po po pwede, sister. Bakit naman? May nagbabawal ba sa'yo? Gusto ka namin tulungan dito. Pero hindi namin magagawa yun kung hindi ka magsasalita. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang gusto mo. Palagi ka na lang bang ganyan? Palagi mo na lang gustong... Gusto na po namin umalis dito. Bakit? Kasi po... Baka ano? Kasi, sige, sabihin mo. Bakit mo gustong umalis dito? Baka po. Liza, sabihin mo kay sister na pinakatakutan mo. Baka meron po mangyari sa aming dalawa ni Kuya. Ano naman pwedeng mangyari sa inyo dito? Sa akin na kapag may sasabihin ka o kaya ay may ikikwento kang sister, pupuntahan mo ka agad ako. Pangako? Opo. O sige, pumunta ka na sa kwarto mo ha? At may itatanong na ako sa Kuya Benny. Benny, wala bang naikikwento sa'yo si Liza o kaya'y nasasabi ng mga hindi pang karaniwan? Wala po eh. At hindi mo rin alam kung anong gusto niyang gawin? Basta po, sinabi niya lang po sa akin. Ayaw niya na bumalik sa amin. Gusto niya magpampas sa mayaman. Yun lang po eh. Pumasok po siya sa kwarto niya, nag-iiyak siya nun. Sige. Sundan mo na si Liza, ha? Sundan mo na siya sa kwarto niya. Salamat po, sister. Salamat din. Naalala ko na si Tio Pepin, si Tio Feli,
Nagtataka ako bakit hanggang ngayon, hindi nila kami sinusundo. Baka marami lang silang ibang ginagawa. Talagang ayaw nyo na kami sunduin. Alam ko namang, hindi nila kami mahal eh. Alam mo, hindi kami marunong magbasa at magsulat dati ni Lisa. Pinag-alaga ako ng baboy. Si Lisa naman, tigalinis, tigapalengke, tigaluto. Lagi pa kami pinapagalitan, pinapalo. Pero tinitiis namin ang lahat. Takot na sa kanya si Lisa eh. Wala naman ako magawa kung pinapalo siya. Pero kahit na gano'n siya, kailangan namin siya. Kamukha ngayon, hindi ko maintindihan. Naipigil ko maging tatay kay Lisa. Pero ayaw niya na sabihin ko ang nararamdaman niya. Marami akong kilalang magkapatid sa ampunan, Charo, pero walang kagaya ni na Benny at Liza. Kitang-kita ko kung papaano magmalasakit si Benny sa kanyang kapatid. Dala ng kabataan, wala siyang maunawaan sa nangyayari kay Liza. Gumulo pa lalo ng isang araw. Dito ka lang pala. Kanina pa kaming hanap ng hanap sa'yo. Saan galing yan? Sa kama ko po. Lisa, hindi ako nagbibiro. Saan galing yan? Benny! Kaya nakita ko na naman ito sa kama ko, kaya kinuha ko. Hinakaw mo yan. Kuya, hindi ko ito ninakaw. Benny, di ba alam mo namang masama magnakaw? Bakit Benny, mo ginawa? Hindi ko naman po ninakaw ito eh. Liza, akin ang manikang yan. Bakit po, sister? Saan mo kinuha ang manikang yan, Liza? Nakalagay lang naman po ito sa kama ko eh. Sa'yo ba yan? O hindi pala eh. Eh bakit mo kinuha? O ngayon, ibalik mo sa may-ari ang manikang yan. Ibalik mo. Magnanakaw! Liza, gusto kitang makausap sa opisina ko ngayon din. Sumunod ka sa akin agad, naintindihan mo? Kuya, maniwala ka sa akin. Hindi ko naman talaga yun ninakaw eh. Kuya, maniwala ka sa akin. Tama, kaya tayo sa opisina.
Benny, anong nangyari? Ewan ko. Basta ako, naniniwala akong hindi si Lisa ang kumuha nun. E paano napunta sa kanya yun? Maniwala ka sa akin, hindi naman talaga ako nagnakaw nun eh. Kuya, hindi ko naman yung magagawa eh. Alam niyo naman. Wala akong alam. Ayaw mo naman sabihin kung bakit ka umiiyak. Ayaw mo sabihin kung ano nararamdaman mo. Wala akong alam, Lisa. Benny! Basta ako, niniwala ako hindi ikaw ang kumuha nun. Alam niyo ba kung sino napagalitan? Sino? Sino? Si Lisa! Lisa, di ba? Paano mo naman ginawa yun? Simple lang! Nilakaw ko kay Rosa, tapos nilagay ko dun sa kama ni Lisa. Ang akala tuloy niya, si Talangka ang naglagay. Tapos? Tapos, sinabi ko kay Lisa na nandun kay Lisa yung maningka niya. Nagsumbo siya kay sister. Uli! Ah! Ulitin mo ay sinabi mo. Dodong, narinig kita. Ikaw ang nagnakaw ng manika. Pero si Lisa ang napagbintangan. Ngayon, may magagawa ka. Sabi mo kay Sister Marina na binibiro mula si Lisa. Eh kung kami ang pagalitan, eh wala namang kasalanan ng kapatid ko ah. Yun ang sabihin mo kay Sister Marina. Tingnan ko lang kung paniwalaan ka. Kaya nga ikaw ang magsasabi. Eh kung sabihin ko sa'yo ang ayoko. Dodong, maawa ka naman sa kapatid ko. Talagang kawawa ang kapatid mo. Magkaroon ba naman ng isang kuyang Talangka? Talangka! Talangka! Ba't natawag ka Talangka? Eh sino pa ba? Talangka. Tataka lang naman ako. Bakit ka naniwala na ako nagnakaw nun? Hindi naman talaga ako nanakaw, di ba kuya? Sorry ah. Naguguluhan na kasi ako eh. Sorry din kuya. Kuya. Umalis na tayo dito. Lalo lang gumugulo ang buhay natin eh. Tsaka natatakot na ako. Baka kunin tayo ni UPP. Yung lang humihintay ko eh. Ayoko sa kanya, kuya. Lisa, alam ko natatakot ka sa kanya. Pero siya na lang matatakbuhan natin eh. Hindi mo tayo mahal TFL.
Laging tahimik si Benny sa sumunod pang mga araw. Tingid sa aming kaalaman, matagal na pala niyang pinagpaplanuhan ang pagtakas nila ni Liza. Pag-usapan, pwede? Umakit ka na. Uy, ayoko mo uwi ka na, Tiyo Pipi. Mamaya na nga natin ang pag-usapan. Umakit ka na, bilis! Kuya, ayoko talaga uwi. Ano ba? Halika na nga, umakit ka na. Ayoko, kuya. Natatakot ako sa kanya. Ayoko! Pa naman, Liza. Makakatakas na sana tayo. Ayoko ka na, Tiyo Pipin. Ha? Gusto maiwan dito? Basta ako, babalik ka kay Tiyo Pipin. Haalis ako dito. Kung gusto mo dito maiwan, maiwan ka. Kuya, huwag mo akong iwanan dito. Babalik tayo kay Tiyo Pipin. Kuya, ayoko doon. Lisa, ano bang problema mo? Wala tayong ibang pupuntahan. Eh, bakit ayaw mo bumalik doon? Lisa, bakit? Kuya. Kuya, masama sa Tiyo Pipin. Masama. Paano siya naging masama? Sabihin mo nga. Kuya, may ginawa siya sa akin eh. Anong ginawa niya? May ginawa siya sa akin masama. Tinakot niya ako. Sabi niya papatayin galaw niya kapag hindi ako pumayag. Kuya, natakot ako baka patayin ka niya. Hindi ko kasi kaya mawala ka sa akin, Kuya. Pinagbawalan din niya ako magsumbong. Papatayin ka raw niya o may iba makaalam.
ko na natiis. Sinabi ko lahat kay Tia Feli. Ang minsan malaw siya sa atin. Kaya niya tayo din nila dito. At itinakas. Kuya, ayoko na doon. Ayoko na rin dito. Baka kunin ayaw ni Tio Pipingi. Kuya. Humingi kami ng tulong kina Sister Marina at Charo. Ipinagtapat rin ni Liza sa mga pulis ang lahat. Hinanap nila si Chopiping, pero nakauwi na ito sa probinsya at hindi na natuntun pa. Wala na rin si Chafeli. Sa tulong ng isang child psychiatrist, naging mabilis ang paggaling ni Liza. Alam mo, saan galing to? Kay Dr. Reyes, binigay niya sa akin to. Alam mo, bait-bait niya. Tapos, palagi pa siya patalawanin. Alam mo, pinapatawa niya nga ako. Kinakagat niya ako ng ganyan. Ah! Ganyan. Gusto mong hiramin? Pwede. Liza? Benny? May gustong kumausap sa inyo. Kanina, pumunta sa tanggapan ko si Dodo. Marami siyang sinabi sa akin na gusto kong marinig niya. Sana. Sorry ah. Sorry din sa mga nagawa ko sa inyo. Limutan na natin yun. Layong, Dodong. Napakalaki talaga ng mga pagkakamali ko sa inyo. Kala ko kasi, pagsiga ka, magtakot sa'yo ang mga ibang tao. Bida ka. Ganyan kasi sa pinanggalingan ko eh. Payabangan. Kung sino yung pinakamayabang, siya ang bida. Panalo siya. Pero kung sino yung duwag at pinakamahinang loob, talo. Ito lang ang totoo. Ayoko talagang mapagsabihin at talo. Totoo niya na yung mahina talaga ang loob ko. Ayoko mapahiya. Kasi baka pagtawanan ako, pag sinabi kong ako yung isang duwag. Pero ngayon nasabi ko na duwag ako. Na wala palang natatawa sa akin, inaamin ko na nahinando ko duwag ako. Dodo, isang tao na may iwas sa basang ulo, hindi ibig sabihin nun ay duwag. Kung hindi, gusto niya lamang mamahay ng tahimik at ng malayo sa basang ulo. Pero isa lang po ang natutunan ko. Pag nasa labas po ako, nag-iisa ako. At kahit saan mama ko magpunta, nag-iisa ako. Kaya mapasama ako, kaya mapabuti akong tao, nag-iisa lang ako. Pero pag nandito ako sa loob, nag-iisa pa rin ako. Kung magpapakabait lang ako at iiwas na sa gulo,
Alam kong maraming magmamahal sa akin. Tama ka na. Dito, maraming magmamahal sa iyo. Sa mga panahong ito nabuo ang aming pagkakaibigan, Charo. Ilang beses ko ring inasam na sana ay wala nang wakas ang aming maliligayang araw. Sa piling ng bawat isa, bumuo kami ng aming sariling pamilya. Ngunit kahit ang magkakapatid na pala sa turing ay mapaghihiwalay rin. May mag-asawang umampon kay Liza. Wala na kaming nagawa. Lisa, swerte ka talaga. Meron na silang nahanap mag-aampot sa'yo. Ayaw mo pa ba nun? Ayoko pong magpaampon, Kuya. Lisa, kailangan eh. Para sa kinabukasan mo yan. Kahit nga ako eh, ayoko pumayag. Pero gaganda sa kinabukasan mo eh. Tsaka, kinausap ako ni Sister Marina. Tama sinabi niya. Oo, magkasama nga tayo. Marami kang kaibigan. Pero, hindi maganda kinabukasan mo dito. Kala Miss Baltasar at Mr. Baltasar, gaganda ang buhay mo dahil wala silang anak, mayaman at mabait. Kuya, paano ka na? Huwag mo na akong intindihin. Kuya, hindi pwede yun eh. Mahal kita. Alam ko naman yun eh. Pero Lisa, tama na isang beses na nagsakripisyo ka sa akin. Ang intindi mo na ngayon, ang sarili mo. Ako, ayos lang ako dito. Marami sa akin nagmamahal. Tsaka hindi lang ako pababayaan. Tsaka di ba lagi mo naman ako susulatan? Oo, Kuya.
Kuya, sasabihin ko kina Miss Baltasar na ambunin ka rin nila, Kuya. Lisa, wag na. Hindi ka rin naman nila pagbibigyan eh. Ambunin ba nila akong ganito? Isa na ako dun. Ana? Lisa? Ana! Ana! Hindi nakalimot sumulat at malaw si Liza. Hindi nagtagal, si Dodong ang sumunod na naambang tiyaro. Naiwan kaming magkasama ni Benny hanggang nagdalaga na si Liza at nagkaroon ng sariling profesyon. Sinundo niya si Benny at nagkaiyakan kaming tatlo. Ako ay naiwan na rito sa ampunan at tumutulong-tulong sa pag-aalaga ng mga bata. Hanggang ngayon ay baon-baon ko ang matatamis na alaala ng aming pagkakaibigan. Siguro ay talagang dito na ang mundo ko. Ngunit naranasan ko rin naman ang magkaroon ng matatawag na pamilya, ang tatlo kong kapatid. Nagpapasalamat,
Ana. Mapalad ang marami sa atin na pinagpala ng pamilya, ng tahanan, ng mariwasang buhay. Huwag nating babaliwalain ang mga ito na wala ang mga gaya ni Ana. Gawin nating bahagi ng ating mundo ang maliit na mundo ng bahay ampunan. Tulungan po natin sila sa abot ng ating makakaya. Ito po si Charo Santos na bumabati sa inyo ng magandang gabi. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamanin. Nais mong matanto, buksan.